Ito si Tito Chris, swabing tito. Kwento niya, bibili lang sana siya ng medyas. Nang biglang napag-usapan nila ng bike mechanic na meron pang natitirang GX Eagle AXS trailer. Hindi muna niya ito pinansin. Pero sa isip niya, kailangan niya itong bilhin. Pero nandun si Mrs. Kaya hindi niya ito nabili. Pag-uwi, hindi maalis sa isip ni Tito Chris ang trailer na yun. Kaya paglipas ng isang oras, kanya niya itong binalikan at binili. Presyo, 32,000 pesos. Kaya ito na nga, samahan niyo kaming ikabit ang Budol Derailleur ni Tito Chris. Umpisa, tanggalin ang kadena. Uy, nalagyan ng langis si Tito Chris. Pero okay lang yan. Tanggalin ang misiling. Ayan, tanggalin. Ayan. Ngayon, tanggalin naman ang derailleur. At dahil nga, SRAM din ang dating derailleur ni Tito Chris. Lahat ng SRAM system ay nakakapag-usap at compatible. Madali naming makakabit itong GX Eagle AXS ni Tito Chris. GX Eagle AXS derailleur. Ang mas affordable na version ng XXSI at X01 Eagle AXS. Sinasabing maaasahan at matibay katulad ng ibang version ng GX Eagle drivetrains. Napakapogi ang design, bagay sa swabing tito. Sumunod na tanggalin ang lumang niyang shifter. Ganun din, lumang SRAM din, pero system din ng SRAM, so compatible. Ngayon, simulang tanggalin kable. One down. Two down. Three down. Ngayon, simulang tanggalin ang kable. Ayan. Gwapong-gwapo na. Oops, may natira pa pala dito sa ilalim. Yan, dahil swabing tito si Tito Chris, ililigpit niya ng maayos ang cable. Siyempre, pwede pang ibenta yan. Siguradong maraming bibiling mga bangers. Ngayon, ang bago niyang shifter na GX Eagle AXS controller. Ito yung pwedeng i-customize yung touch points sa pamamagitan ng SRAM Access app. High-tech, di ba? Alug-alugin para sigurado. At ito naman yung battery. 20 hours ride time. Bigat, 25 grams. Pwedeng mas matagal pa sa 24 hours kung hindi ka pala shift. Charging time, isang oras lang. Mas matagal pa sa isang episode ng Korea Novela. Tignan! Yun. Ibig sabihin ng green, full. Pag nag-red yan, ibig sabihin half charge na.
natin ang shifter na ito. Guwapo-guwapo, di ba? Tama na sa kakapindot. Okay na. Alug-alugin para magising ang derailleur. High-tech na naman, di ba? Ngayon, huwag kalimutang ibalik ang kadena. Kahit high-tech pa yan, sigurado hindi aandar yan kung walang kadena. Very nice. Subok-subok ang i-shift. Feeling mekanikong professional, ha? Ito naman ang B-gap adjuster ng SRAM. Ginagamit ito para tama ang posisyon at pagitan ng mga gears at ng rear derailleur ni Tito Chris. Yan. So, ito naman. Kailangan, syempre, itono mo rin ito. So, may high limit pa rin at may low limit. Ito yung guide para hindi sumobra yung kadena mo sa tuwing mag-shift ka. Tandaan, high limit at low limit. Subok-subukan ulit na parang professional. Ayan. Sumaswabi-swabi na ang pag-shift. Ayan, ulit-ulitin lang. Siguraduhin tama ang pag-shift para mas swabi ang dating. At syempre, sino pa ba ang unang susubok? Eh di syempre, ang atribitang kaibigan. Sige nga, Tito G, maitry. Mukhang nasasayahan itong si Tito G na. At ayan na nga. Swabing-swabe kung mag-shift ngayon si Tito Chris. Wala ng cable na iintindihin. At ano naman ang opinion ni Tito Gene? Halos hindi ko nararamdaman na nag-shift siya. So, parang kailangan masanay si Chris dito. Pero sobrang swabe. At ayun na nga. Ang swabbing GX Eagle Axis Derailleur. At sa susunod na butol, bye! Tito Chris, ingat!